Hello guys! Kumusta na? Welcome back to my YouTube channel. Ito nga pala si Almar Adonel ng Eco TV Tech. Ngayon ay tuturuan ko kayo o isishare ko sa inyo kung paano mag-install ng Firestick TV sa mga TV nyo. At the same time kung paano magkaroon kayo ng mga pre-movies, mga pre-channel at iba-iba pa. So, sa mga first time na gustong mag-try nito, panoorin nyo to at ituturo ko sa inyo step by step. Ngayon ay bubuksan muna natin. Itong hawak ko ngayon, itong ba ang latest nila, no? Yung FireTVstick 4K Max. So kung ang mga TV nyo ay 4K ready na, ay pwede nang itong gamitin nyo. Pero kung hindi naman, mga 1080p lang, kahit yung mga lower version nito, actually yung sa akin nga mga lower version lang ang ginagamit ko. So bago tayo mag-start, so kailangan meron kayong Amazon account. Mag-ano lang kayo diyan, punta lang kayo sa www.amazon.com at gumawa kayo doon ng account. So pag meron na kayong account noon, kasi pag inopen natin 'to para masimulan natin 'to, kailangan natin na meron kang Amazon account na ilalagay natin sa device na ito. Actually, maganda to. Lahat may voice command na rin to. Kaya yung mga existing Wi-Fi switch nyo sa bahay, yung mga outlet na Wi-Fi, yung controller ng Firestick na ito. Okay, share ko sa inyo. So, same sa mga Android box, parang ganito rin yon. So meron mga iba-ibang mga brand, no? Meron sa may Google Chrome, magandang gamitin din yon. Pero ito ay sa akin, ito lahat ang ginagamit ko, itong Firestick TV. So may mga existing apps na siya na naka-install na pwede nyong gamitin. Iba dyan ay may mga bayad, no? Tuturo ko sa inyo yung mga pre-movie na walang bayad. Okay? So, buksan muna natin. Ano bang... Pag bumili kayo nito, ang makikita nyo, so, ito yung remote niya, no? So, ang nadagdag, meron na ditong Prime Video, Netflix, Disney, Amazon Music. So, ang standard kasi wala nito. Ganito lang. Okay. Ayan yung remote. Ito yung pinaka circuit motherboard natin o pinaka device na ilalagay natin sa TV. Sa HDMI input ng TV nyo. Okay. So, yung mga TV nyo na smart ready, although may mga apps doon ng pangit lang doon, ang bagal siyang gamitin, no? So, ito yung cord. Okay. So, papasok natin to sa TV, sa HDMI. Ngayon, kung yung TV mo may USB input, pwede nyo nang i-direct yun para once na pinatay nyo yung TV, patay na rin to. Kasi kung, although meron tong ano, no, meron siyang power supply na magagamit nyo, syempre, ito. So, ang nangyayari, pag dinirect nyo to sa outlet, is ready to sa 110, 220, no? Pag pinatay nyo yung TV, since naka-input to sa supply, hindi siya patay. Meron siyang source na continuous na dumadaloy sa ano na to, no? Sa device na yan. So, and last is itong extension. Mahalaga rin itong extension na to. Dahil minsan, pag yung mga HDMI input nyo sa TV, madami nang nakalagay kasi ito tatama, eh. Diba? Pag sinaksak mo, madami nang nakalagay.
nahihirapan ka na. So, kailangan mo ng extension. Yan. Tapos, sasaksak na natin ganun sa HDMI. Okay? And, may mga... Ayan, manual. Yun lang ang laman yan. Same, standard. Ganun din sa iba. Pag bumili kayo ng firestick, ganito din lang ang mga laman yan. Okay? So, kakabit natin sa TV at sisimulan natin mag-program. Okay, sisimulan na natin, no? Ito yung una. Pag inon nyo, yan ang lalabas. So, lalabas yung logo. Okay. So, sa una, pag wala pa yung ano, no? Pag hindi pa yung unang lalabas niyan, manghihingi yan ng Amazon account nyo, i-input nyo. Then, pag na-input nyo, yan ang unang lalabas sa screen. Tapos, since ito, kaya ganyan yan, dahil hindi pa kayo nakakonect sa Wi-Fi. So, pupunta muna kayo ng setting, gagamitin nyo ito yung circle na to. Ayan, move yan. Yun ang setting. Ayan, makikita nyo. Then, punta kayo ng network. Tapos, kung ano yung existing network nyo sa bahay, i-connect nyo. Itong best recommendation is kung may 5G kayo, dun yung i-connect para mas mabilis. Kasi itong device na to, kung ano to, nakaka-detect din siya ng 5G. Okay? So, input muna natin yung password. Tayin nyo, ayan. Kung connected na kayo, pindutin nyo lang tong home. So, dahil meron kayong ano, Wi-Fi na, yan ang lalabas niyan. So, yan yung mga movie, no? So, itong mga movie to, Amazon account. Kung meron kayong Amazon account at pwede kayong mag-avail sa kanila ng movie, music, yan, mapapanood niyo yan. Kaso, may monthly payment yan. Same like sa Netflix. So, may mga existing apps na siya, like itong Netflix. Kung may account kayo na Netflix, pwede nyo nang ilagay dyan at ready to use na yan. So, yan, no? Sa App Store, yan, makikita nyo yung mga Paramount sa baba. Pwede nyo i-download yung mga yan. So, yung iba dyan, usable. Yung iba dyan, may mga bayad, no? So, set up muna natin. So, ngayon, mag-install tayo ng free movie, no? Bago tayo mag-install ng mga free movie, ng mga ibang apps, pupunta muna tayo ulit sa settings. Dun sa settings, pupunta kayo ng My Fire TV. So, click nyo lang yan at punta kayo doon sa developer option. Yan. Then, itong ADB debugging, i-on nyo yan. Tapos, sa baba, yung USB, i-on nyo pa rin yan. So, install unknown apps. I-on nyo. Okay. Na kayo. Back. Or pending home. Okay. So, ang unang gagawin natin,
pupunta kayo sa find, then click nyo yung search, then i-type nyo yung downloader or gamitin nyo, press nyo to at i-command nyo yung downloader. Okay, yan, lalabas yan. So click nyo yan. Yan, then tayo nyo lang na-download nyo yan. So after nyo ma-download, open nyo, allow, okay, yan na. So type nyo yung https. Actually, gagawa tayo ng ano, no, ng papasok, mag-i-install tayo ng apps na makaka-access tayo sa mga ibang apps na dati kasi file link yung ginagamit na apps. Doon sa file link na yon, doon ka na makakakuha ng iba-ibang mga apps. Pero ngayon, wala na yung file link. Meron ng ibang another apps na i-install natin. Ayun yung gagawin natin ngayon. Okay? So, dapat okay, so tandaan nyo yan, screenshot nyo yan. Ayan yung itatype nyo sa downloader nyo, no? Then, click natin yung go. Ayan, kukonect nya. Wait lang kayo, ayan. Then, i-on natin yan. Okay na. Then install. Yan. Wait lang kayo. Okay na. So ayan na yung app link. Dati file link. Ngayon app link naman. So ready to launch. Done natin yan. So done. And click nyo lang uli yung home. So makikita natin yon. Paano natin makikita? Punta lang kayo sa ayan yon, kita nyo ito yung dinam natin na ito na yon. So may ibang step naman, like kunyari ang gagawin nyo lang, press nyo lang tong home and lalabas yan, click nyo yung apps, yun na. So ito na yan. Yung app link. Dati file link, ngayon naman app link. Open niyo yan. So ganyan ang lalabas na merong category na ad store or public store. So sa app na to, diyan kayo kukuha ng mga ibang apps na pwede kayong maka-avail ng free movie. So, pag nag-ad store tayo, merong hihingiing mga code. So, marami kayong makukuhang code na binibigay sa Google. May mga code kayo na yung ibang mga nag-set ng mga ibang apps, nagsisend sila siya, makikita niyo sa mga YouTube account nila, sa mga ano nila na isisend nila, ipapakita nila kung anong
kung anong code meron sila, then makikita nyo doon sa loob ng code nila yung mga in-install nilang apps na pwede nyo magamit, no? So punta lang kayo sa ibang mga ano, no, sa mga FireTV YouTube na makakuha kayo ng code. So ngayon, halimbawa, itong code na to. Next nyo lang, submit. Okay? So, pupunta kayo ngayon ng Save Store. Kasi nilagay nyo yun doon, no? So, select store. Click nyo lang yan. Lalabas yung code na yon. Then, on nyo. Then, open nyo. Yan na. So, yung IP vanish, mamaya explain ko sa inyo kung para saan yan. So, pwede nyo i-install yan. Pwede hindi, but recommended ko sa inyo na i-install nyo na yan. Download. Yan, tapos setting. Ano lang yan. Bakbak nyo lang. Ayan. Download. Ayan. Kita nyo install. So, done nyo muna. Mali pa tayo tapos. All nyo muna i-open. So, itong Cinema HD 2.4, pwede nyo din i-download dyan. And install. Done. Mamimili kayo itong King Club. Install yan. Itong mix player, dapat install nyo yan pagbago pa lang yung firestick nyo. Dahil ayan yung gagamitin yung player para sa mga movie. Pag wala yan, hindi nyo ma-open yung gusto nyo panoorin. Same thing yan, no? Yung parang sa computer, no? Maghahanap siya na kung anong player na gagamitin mo. Ito yung gagamitin natin. So, ngayon, no? Alam nyo, napakadali ngayon, no? Dati kasi talagang ang hirap hanapin yung mga apps na yan. Yung wala pang mga file link, itong app link. Kaya ngayon, easy na. Naging parang user-friendly na siya. Itong stick. Pwede nyo rin i-install yan. Kaso, dapat meron kayong security code kasi may mga movie dyan na ano, no, for adults. Kaya dapat ninyo. Secure nyo sa mga bata. Ayan, TTV. Ayan, may mga pre-movie din dyan. Tsaka yung mga series na movie, no? Meron din mga yan. So, meron akong isang apps na papa-download sa inyo para maka-access kayo ng mga channel, no? Channel sa Pilipinas,
sa ibang bansa na pwede nyong mapanooran. Ano yan? Okay. Yung isang gusto kong i-recommend sa inyo na i-download nyo na apps, itong LiveNet TV. Maganda to dahil makapanood kayo dito ng mga TV show, movies din sa iba't ibang bansa. So sa mga nasa abroad dyan na gusto nyo manood ng Filipino channel, pwede nyo itong magagamit nyo to. So click nyo lang, download lang natin. Okay. So papakita ko sa inyo, no? Install. So, kung nami-miss nyo na yung mga palabas sa Pilipinas, makakatulong sa inyo to. So, done. Okay? So, yung mga, kung may mga gusto pa kayong i-download, pwede. Yan, Morpheus. Maganda din yan. Viva TV. Nasa sa inyo na. So, tignan natin ngayon yung kaninang live TV net. Ayan. Maglo-loading siya. So, continue nyo lang, no? So, diyan sa taas makikita niyo yung entertainment. Yung mga, ayan yung mga nakikita niyo dyan, mga channel yan ng iba-ibang bansa. So, pwede kayong pumunta sa news, sports. Sa sports, may mga ano, no? May mga live, yung mga pinapalabas like NBA, boxing. Dito live yan, napapanood niyo rito yan. Yan yung vaccination, about boxing, dati dyan kami nanonood. Ito yung MX player, ayan yung dinownload natin, ayan yung gagamitin natin yung player sa mga video natin. Click lang natin yung always para every time na nag-ano tayo, nagba-browse, replay nyo na lang yan. Anonymous decision! Warrior! Yeah, I'm Filipino. Nobody can argue with that. Okay. Comfortable point swing. So, back natin. Up nyo lang uli. Ayan, movies. Ayan yung mga channel na pwede nyong pagpilian. So, punta tayo sa Philippines. Filipino. Ayan, Filipino. Click natin. Yan yung mga channel sa atin. Actually, dati may ABS-CBN yan. Yung ABS-CBN, TFC, tsaka yung mismong ABS-CBN sa atin na ano, na yung sa, ano ba tawag doon? Yung live nila na everyday, yung hindi pa sila nagsasara. Dati meron yan. So, TFC, tsaka Cinema 1. Pero, sa observation ko ngayon, almost 1 year silang hindi ko nakikita rito sa ano na to, sa channel na to, no? So, tignan natin tong GMA. Na yung motor, inaagis yung helmet. Pag naago nila motor, dinidispose na nila to. So, kung kayo nasa ibang bansa, at least kahit oh, paano, pakanood ka ng mga Pilipino channel natin. So, itong GML Live, parang channel 11 sa atin ito. Yan, no? Yung iba naman, minsan meron, like CNN, PTV, Channel 4, itong Filipino TV, kapatid UNTV, minsan meron yan, minsan naman wala. May time na
na nakikita, minsan may time na napapanood mo siya, minsan naman katulad ng yung nagsasabi ng ano, yan, cannot play this thing dahil may time talaga na hindi mo pa mapanood. Pero ano no, itong tatlong channel na to talagang napapanood din siya. So itong INCTV, hindi ko lang alam kung ano, kung meron din. JNN, tignan natin. Wala. May time na meron din yun. UNTV. Wala. Okay, no? So, yun lang, no? At least kahit papaano, may mga mapapanood lang kayo. Kung eh, may ibang bansa, let's say sa Canada, kung gusto mo yung AMC, tignan natin, kung gagana. Grand and child support payments. You just won $11 million! Hey, Sing Carey. I'm the victim here, you said it yourself. So, magandang apps na to, no? Yung hindi lang nakita, pero time ano na yan, yung live TV net, mag-a-appear yan. Punta tayo ng Cinema Pre. Click nyo yan. I-allow nyo. Then, accept nyo lang. Okay nyo. Yan, makikita nyo na yan. Ito yung pwede nyong panooran na makakakuha siya ng mga movie, TV series. So, punta ka, pagpunta ka sa movie, punta lang kayo dun sa 3 bars na yan. Click nyo. Kasi yan, TV show. Punta kayo ng movies. Ayan. Ito yung mga movie ngayon. Yan yung bagong Batman, Spider-Man. So, click nyo lang yan. Let's say, open natin itong Batman, no? So, maghahanap ng link yan na pwede i-open natin. Hintayin nyo lang. Ayan, katulad yan. HD. Pwede nyo ng yan yung mga 720. Pwede nyo ng i-open yan. So, let's say, open natin yan. So, punta muna tayo sa open with kasi first time pa lang natin gagamitin. Allow natin. Automatic ah. Dapat ano eh. Doon yung dinownload natin na player. Minsan kasi sa iba, magtatanong yun kung anong player ang gagamitin mo tapos ayun na yung gagamitin, ayun na yung ita-download natin, ay yung dinownload natin, ayun ang gagamitin nating ano, player tulad yan. So may mga ano, no, may mga link na malinaw na malinaw, meron pa yung mga hindi pa, depende. So yun, makapanood na kayo. So sa mga ibang like Netflix, wala pa itong mga ganitong movie, no? Okay. So, back na tayo. Yan, Spider-Man. So, maghahanap uli yan ng link. Naman natin yung play. Yan, automatic. So, pag hindi siya nag-play, baka lang kayo, punta kayo ng other link para makakonect siya. Kasi yung iba, medyo matagal, nagbabuffer ng ganyan. Okay? Yan, actually, nag-continuous na yun eh. Ito yung subtitle. Hindi pa maganda yung
So, ayan. Exit. Yes. So, itong IP vanish, ang advantage nito ay kasi yung mga in-install nating mga apps, ito yung mga parang kasi unknown socially, parang illegal siya dahil yung mga movie dyan ay may, sa iba may mga bayad, like pag yung mga movie sa Netflix, sa Amazon Movie, sa iba-ibang mga apps na may bayad, dito kasi libre sa ibang in-install natin, no? So the good things na meron kang IP vanish ay the word itself vanish, yung mga IP address na nagagamit is na hindi nakikita kasi may mga hacker na parang nagpi-phishing, nakikita nila kung sino yung mga gumagamit nun. So kung okay na sana kung isa lang or hindi ka madalas gumamit, pero kung para bang napapansin nila nagma-mass production ka, yun ang hindi maganda. So ang maganda rin dito sa IP vanish ay let's say may mga apps na hindi applicable sa bansa nyo. Katulad ng yung apps ng nakikita natin sa Facebook, yung mga Korean novela na Tagalog, yung BU ba yun? Then hindi siya itinatry mong like kundi nandito ka sa Amerika o sa Canada ay itinatry mo i-download, hindi nila ina-accept dahil hindi pa sila wala pa silang access sa area na to. So dito sa IP vanish, pwede kang gumamit ng yung IP address ng Philippines para pag dinownload mo yon, makaka-avail ka ng apps na yon. Let's say may mga apps din ng katulad yung Planet TV. Sa Amerika, maaano mo yon na sa Amerika, yung Planet TV, may mga makakapanood ka ng mga local channel nila doon, yung mga HBO, yung mga iba-ibang mga mga channel doon na hindi mo na kailangan magpakabit pa sa cable provider. Pero dito sa Canada, hindi siya applicable. Hindi siya tawag dito, hindi mo ma-access lahat dahil nga iba yung IP address. Pero kung may IP vanish ka, pwede kang mag-connect sa US ng nila IP address doon, then mapapanood mo na. Ganun ang ganda ng meron kang IP vanish. Ang disadvantage niyan, may monthly subscription siya. Kailangan mong magbayad monthly. Pero safe. Lahat ng mga device na ginagamit mo, kahit sa ang transaction nyo sa banko, sa mga pwede mo itong install sa PC mo, sa cellphone mo, tapos i-active mo to, para yung mga nag-hack, hindi nila hindi nila mapapasok. Ayun din ang kinaganda niya ng advantage ng IP vanish. Kaya nga lang, may monthly, may yearly subscription siya. So, may mga nag-offer naman ng premium sa YouTube na pag pumunta kayo sa IP vanish website para mag-avail ng account na yan, ng subscription nila, may mga free at pwede nyong i-avail. Yun ang recommendation ko sa inyo. Pero kung hindi naman kayo nagma-mass produce or minsan-minsan lang kayo manood, pwede din. Okay guys, maraming salamat. I hope meron kayong natutunan sa simpleng ginawa natin. Once again, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and click the bell notification. Bye-bye muna.